Gawin nyo po ito kung alam nyo na kayo ay may problema, meron kayong dalahin. Hi guys! Welcome back again dito sa ating channel. Ang channel na mahilig sa mga swerte. Papasukin po natin ang swerte sa ating buhay at sa ating bahay. Ito rin po ang channel na gusto kayo lagi tayong nakaismile. At higit sa lahat, ang channel na punong-puno ng kapositibuhan. Ilan sa atin or kagaya ko, normal sa atin na dumadanas tayo ng mga problema. Normal sa atin na tayo ay nagagalit at normal din po sa atin na tayo ay naglalabas ng sama or galit sa ating kalooban. Kasi mas mahirap po ito kung hindi natin mailalabas. Pero pakiramdaman nyo yung sarili nyo, kapag nailabas nyo na yung sama ng loob nyo, magiging magaang na yung pakiramdam nyo. At susunod nun, gawin mo ng positibo yung iyong buhay. Kasi hindi ka magiging positibo hanggat hindi mo na ilalabas yung sama ng loob mo. So ayun nga, kamakailan lang, may nangyari rin sa akin na ganyang na naging stress ako ng 2 araw. Kasi nga, may pangyayari na hindi ko nagustuhan na kailangan kong ilabas yung sama ng loob ko. Kung kayo ay isa sa mga napanood nyo yung video kong yon, ako po ay humihingi sa inyo ng pasensya. Ako po ay isang normal na tao lang na nagagalit din at sumasama rin yung loob at kailangan ko pong ilabas ito para naman po magiging okay na ako sa susunod na mga araw. Kasi hindi po ako magiging okay kung hindi ko po ito mailalabas. Basta alam nyo po na tama ang ginagawa nyo, wala kayong tinatapakan na tao, huwag kayong matatakot. Kailangan handa kayo na harapin kung ano man yung alam nyo sa tingin nyo ay tama at wala kayong tinatapakan ng tao. At susunod noon, ang gagawin nyo, ayan na, positibo na at ito yung aking ginawa. So ang ginawa ko after noon, nang nailabas ko na yung aking sama ng loob, lahat, hiniyaw ko, iniyak ko sa asawa ko, sa nanay ko, lahat, kailangan mailabas mo talaga lahat yan para pag-aangin mo yung iyong problema. Ayan, syempre, magpapasalamat ka sa mga kaibigan mo na tumulong sa'yo, nagbigay ng suporta, ng pagmamahal sa'yo. At higit sa lahat, nagpapasalamat din po ako sa mga viewers ko na nagbigay ng suporta sa akin. Kaya nga, after ko mailabas yung sama ng loob ko, nung kinaumagahan, talagang niready ko, natulog ako na okay na, kalma na, positive na Daisy, kalimutan na, kasi kapag binitbit mo yan, hindi ka na magiging positive. So ayun na, nilinis ko talaga yung sarili ko, natulog ako, naglagay ako ng isang basong tubig sa ilalim ng aking higaan, and then naglagay ako ng isang bawang and dahon ng laurel sa aking higaan. And then ayun na, naging maayos ang aking pagtulog, and then pagising ko sa umaga, tulog po ang aking 2 anak. Ang ginawa ko, nagsunog muna ako ng dahon ng laurel. Nagsulat ako sa dahon ng laurel na harinawa po yung tao na kinasamaan ko ng loob at ginawa ako ng hindi maganda. In the end, maging kaibigan ko din po. Ganun po ako. Kapag kami mga taong nagagalit sa akin or ginagawa ako ng hindi maganda, ang lagi kong pinapanalangin, maging kaibigan ko sila. Pagbuksan ni Lord ang kanyang puso at ang kanyang isipan, patawarin ako kung ano man yung mga nasambit ko, mga nasabi ko, nung mga kasamaan ng aking loob. Pero sa ngayon, wala na talaga. Malinis na ang aking puso at ang aking isipan. Totally move on na po talaga si JC. And then pagkatapos noon, nagsunog ako ng dahon ng laurel. Maraming siya na sinamahan ko siya ng insenso at kamanyang. Tapos, inilagay ko siya sa lapag. Tapos, umikot lang ako doon para maamoy ko lang yung usok niya. And then, parang yung buong katawan ko na rin, matanggal na rin kung anumang mga pangit na nailabas ko na rin naman na mga negative energy. Ganun po talaga ako mag-cleanse ng aking katawan. Tapos, yung buong bahay namin, pinausukan ko na rin po siya ng dahon ng laurel na merong insenso at ng kamanyan. Tapos umupo ako doon, inamoy-amoy ko lang, mabango naman po ang dahon ng laurel. At napakasarap sa pakiramdam na talagang parang hanggang gaang ng pakiramdam mo. Gawin nyo po ito. Kung alam nyo na kayo ay may problema, meron kayong dalahin, huwag kayong mahihiya, di ba? Umiyak ka kasi kailangan yan. Maiyak mo yan kasi pag di mo naiyak yan, hindi mo naisigaw yan, hindi mo nasabi yan, masakit po yan sa damdamit. Araw-araw mong dadalahin yan. So, kailangan i-stop mo na. Tama na yon. Alam ko na mahirap, sobrang hirap kahit ako. Dinadanas ko rin naman yan dahil ako ay normal na tao rin naman po. Pero kailangan, tulungan mo rin naman ang iyong sarili. Ikaw o tayo lang ang makakatulong sa ating sarili. Basta isipin mo lang, wala ka pong tinatapakan na tao. Ganun lang po. Kailangan lang ilabas ang sama ng loob natin, di ba? Tapos pagkatapos noon, tapos na yon. Putulin mo na yun doon. Tapos noon,
mag-meditate ka na ng sarili mo, linisin mo yung sarili mo sa tulong ng dahon ng laurel, matulog ka na meron tubig sa ilalim ng iyong higaan para yung mga negative energy mawala. Sama mo na rin ng bawang sa unan, sa ilalim, and then ang dahon ng laurel para maging maayos ang iyong tulog. Mararamdaman mo kinabukasan, sobrang sarap na ng gising mo. Tapos pag gising mo na umaga, magsunog ka ng dahon ng laurel, ilagay mo sa dahon ng laurel ang iyong naisin or yung gusto mong mangyari. Kailangan positive, ha? Positive po talaga. Tapos magsunog ka rin ng maraming madurog na dahon ng laurel, mga punit na dahon ng laurel. Sunugin mo to. Pwede naman kahit di mo nalagyan ng insenso. Ako lang kasi nga, mas mabango po kasi kapag ka merong insenso. Tapos, paikot mo lang sa katawan mo, upo ka lang sa isang tabi, amuyin mo lang, mag-meditate ka lang, ipikit ang mata, pag-aangin mo ang iyong sarili, ang iyong kalooban. Kailangan maging magang ito para masarap ang iyong pakiramdam. So, ayan, ishinare ko lang po sa inyo kung ano yung aking ginawa sa mga araw na ako ay na-stress o mga araw na ako ay mayroong problema. Maaari nyo rin po itong gawin sa inyong sarili para naman bumalik na ang ating pagkapositibo na tao. Yan lang isa ngayon. Maraming po salamat. Babu!